Torno. Alisca me. Into pick up. Taipa. Dubi dubi dubi. Taipa. With the torngong. Driving. Going. Oh, we are on the road already. Hindi ko na siya pwedeng itigil. Kasi masisitahe tayo ng mga pulis. Dito sa Macau kasi medyo mahigpit sila. For emergency, pwede mo siyang itigil. But magpaparada ka sa daan. Siguro mga 10 to 15 minutes pwede bang iparada. Pero pag na-chempo ka ng pulis, paalisin ka agad. Tapos titingin kami ng mga ibang mabibili din because today is Sunday. Simba na kami kaninang 11, ay 10 o'clock. 11? Ako pala 11 o'clock, sorry. Hindi na kasi namin naabol yung 9 o'clock to 10, tapos naabol namin yung 11 to 12. Tapos diretso na kami ng palengke. Yung dinadaan natin ito ay isang hotel, Riviera Hotel ang pangalan niya, pero ngayon pinalitan na Posada Ritz. Ay, dati palang Posada Ritz, ngayon Riviera. Tapos on the front, just na yan is mga government employees at saka medyo mga high profile na tao yung nakatira dito. Tapos doon sa may harapan, yan ang LAM 1 na reserve. Para siyang reservoir for the water. Diyan nang gagaling yung tubig na pinagana din nila sa mga pinaliligo namin, pinupurify nila sa Macau water. Pero yung Macau water medyo malayo dito. Macau water is in another site, yung malapit sa may border gate papuntang China. They call it Ilha Verde, kung saan yung Macau water. Macau Tower. Tapos dito sa right side, yun yung Saiwan Bridge. Ayun, akit tayo ng Saiwan Bridge. Now we are entering the Macau to Taipa. Ito yung entrance niya. Yan yung mga signboard niya. Makikita mo yung Kulawan, Taipa Kulawan. Kasi Macau is divided into three islands. Macau Peninsula, tapos yung Taipa Island, tapos yung isa Kulawan Island. So ito yung Saiwan Bridge. Makikita mo yung letter M na yan is symbol Macau. Symbol Macau, hindi McDonald's ha, Macau. Going to Grand Mart. Dito na ako sa Grand Mart. I'm looking for the use for the barbecue grill. I find it, guys. Simula ako ng 10 o'clock ng umaga hanggang 11 ng gabi. Pinag-drive ko si Boss. Tagal din yung pagka-drive ko na yan. Hindi naman tuloy-tuloy kasi hindi hybrid ng tuloy-tuloy na 11 hours na nagdadrive din sa Macau. Kagawin mo, paikot-ikot yung sakyan hanggang sa mahilo ka siguro. Approaching the tunnel going to the other side. Kaya lang naman nila ginawa yung tunnel na to. Hindi naman siya nagkocross ng anumang tubig o bundok. Ginawa lang siya para hindi magkocross ng traffic sa itaas. Kasi roundabout yung taas sa taas, sobrang dami ng sasakyan doon nagkakatraffic. So paglabas nito, ang left side niya is Venetian, ang front niya is Galaxy. Ayan siya, lumitaw na yung Galaxy. Venetian, hindi pa nakalitaw dito, nakalitaw na yung Venetian. Tapos ito yung Venetian. Tapos yung Galaxy yun. Tapos on the right side, doon Venetian. Right side dito. Yung sa right side, yan yung ano, Lotus Habitat, pero hindi pa kita dahil hindi pa panahon ng Lotus. Diyan nila nilalagay yung Lotus. Tapos dito sa tabi ng habitat ng Lotus,
dito yung parang reserve army ng mga China. Reserve army ng China. Nandito sila. Ito yung base nila. Yung kulay gold na yun, yung galaxy. Galaxy is divided to 5 hotels. Galaxy Hotel. 3 hotels. Akura, Banyan 3. Oh, 5. JW five. Marriott. And Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Yeah, 5 hotel. Sorry! Diyan, pwede siyang mag-check-in si Cornot. Galaxy Macau. Pwede mag-check-in yan si Corno. Ito yung shuttle bus ng Galaxy. Just a quick haul. Bumili kami ng noodles. Dalawang pack. Tapos noodles din. Penang Hokkien Mee. Malaysia. Tsaka itong Al Prosciutto di Parma. Product of Italy. Parang ano siya, yung small dumpling. Tsaka yung last one, smoked ham for breakfast. At saka pala itong salmon. Pipirituin lang yan for breakfast also.